ito namang leaching chamber ay para sa akin, wala itong kabuluhan, dagdag gastos lang ito. So welcome Relards TV. By the way mga ka-idol, nakita niyo itong space na to. Ngayon, dito ko ilalagay yung septic tank ng aking bahay. So as of now ay gumawa ako ng septic tank na wala ng chamber or walang division. So ngayon, may kaibahan ba yung septic tank na naka-chamber or sa septic tank na walang chamber? So kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, kino, balik tayo sa tanong, may kaibahan ba yung septic tank na naka-chamber or naka-division? Sa septic tank na walang division na gaya sa septic tank na gagawin ko dito sa aking bahay. So, as of now ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko ito ginawa. Yung septic tank ng aking bahay na hindi ko nilagyan ng chamber or division. Thank you.
kino, nakita nyo, unti-unti ko nang natatapos yung septic tank ng aking bahay. So yung kulang na lang yung flooring, connection ng mga tubig, connection ng toilet bowl. So balik tayo sa tanong, may kaibahan ba yung septic tank na ginawa ko na naka-single chamber sa septic tank na may division or may second chamber? So according ng ating Plumbing Code of the Philippines, kailangan raw na kapag gumawa tayo ng septic tank is dalawang hati, may digestive chamber at saka may leaching chamber. Itong digestive chamber, dito matatapon yung dumi natin. And then yung leaching chamber naman, dito matatapon yung tubig na mula sa digestive chamber. Yun ang nasa plumbing code na kailangan talaga dalawang hati yung septic tank na gagawin mo. Pero sa akin, ito lang yung ginawa ko, single chamber. Kasi kapag gumawa pa ako ng another chamber dito, is dagdag gastos na naman. Gastos sa panday, simento, buhangin, haluplak at saka bakal. Napakalaking gastos. Itong leaching chamber is wala naman itong kabulwan. Kasi yung purpose ng leaching chamber, yung tubig ay dito lang itatapon. Bukod sa dito lang itatapon, may mga balak pa sila na galing sa leaching chamber, yung katas or yung liquid influence ay itatapon pa nila sa drainage. Kahit ito ay katas na mula sa digestive chamber, kapag ka ito ay itatapon mo, mangangamoy at mangangamoy sapagkat katas yun ng ating dumi. Ito ay napakalaking bawal. Sinadya natin na gumawa tayo ng leaching chamber. Yung purpose ng leaching chamber natin para yung tubig ay hindi mahaluan ng dumi. Para kapag ka itatapon natin dun sa drainage, iwala ng dumi. Kahit wala pang dumi yon na itatapon natin sa drainage, is napakalaking bawal. Bukod sa malaking bawal, alam na natin na bawal itatapon yung liquid influence or katas ng ating dumi. So, naka-steady lang din siya dito. Kapag ka naka-steady lang siya dito, is ano namang purpose? May digestive chamber naman. So, baka ito yung tanong nyo, Relarge TV, kung walang leaching chamber, baka yung digestive chamber namin ay madali lang mapupuno. So, kung yun ang katanungan nyo mga ka-idol, is wala pa rin kabuluhan yung leaching chamber natin. Kasi itong digestive chamber natin, kung hanggang saan yung tubig, doon yung labeling niya. Hindi naman pwede na dito sa digestive chamber natin is mababa yung tubig. And then yung leaching chamber natin is mataas yung tubig. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede na yung tubig sa leaching chamber natin ay mababa. And then dito sa digestive chamber natin is mataas yung tubig. Hindi pwede. Magkalibel yun. Kahit gumawa ka pa ng 10 division or 10 chamber, yung lahat ng tubig is nakalibel lahat yun. Baka sabihin nyo ulit, Relarge TV, yung leaching chamber is nakakatulong para yung digestive chamber natin ay hindi mapupuno. So ganito mga ka-idol. Itong digestive chamber ko, kahit bubuhusan pa natin ng 10 tangki ng bumbiro, kung hanggang saan yung level ng tubig, hanggang dun lang talaga. Kahit 10 tangki pa ng fire truck yung ibubuhos natin dito, ito ay hindi mapupuno talaga. Kasi kapag saan yung level ng tubig, hanggang dun lang talaga. Just imagine lahat ng malalaking ilog papuntang dagat. So ang tanong, yung dagat ba is napupuno? Di ba wala? Yung dagat is naka-steady lang yon, sapagkat yun talaga yung level ng ating dagat. So gaya din dito, kung saan yung level ng ating tubig ay hanggang dun lang talaga, hindi ito mapupuno. Kapag tumaas yung level, kapag bumaba yung level, dun lang talaga, hanggang dun lang talaga yung level ng ating tubig. Ito namang leaching chamber ay para sa akin, wala itong kabuluhan. Dagdag gastos lang ito. Aww.